Okay, good afternoon mga ka-Rufian, mga ka-RFI. Ito, pakita ko lang sa inyo kasi magpapalit na ako ng windshield after 9 months nung ating nagamit na NMAX na windshield. Papalitan natin kasi may mga nakita akong diferensya na at saka naka-tempo ko ng sales sa Lazada o Shopee ata. Biglang nagmura yung kanilang mga windshield. Parang 50% off ang halaga niya dati. Alam ko nasa 1,000 eh. Ngayon na-tempohan ko siya. Worth 500 lang pati shipping fee. Magandang quality rin naman. Yung dati ko kasing windshield, yung bali medyo dark siya, yung smoke na windshield. Ngayon ang ipinalit ko, yung ganong klase pa rin pag NMAX. Pero ano na siya, clear na. Medyo intransparent nga. Kasi maganda yung medyo malinaw din para naman dun sa aking camera, medyo clear ang vision niya pag ang windshield niya ay clear din. Tara, papakita ko sa inyo para may paliwanag ko ng maayos. Ito mga boss, mga sir, ito yung ating windshield. Okay pa naman siya, maayos pa naman. Yun nga lang, ito kasing main reason ko kung bakit ako nagpapalit ng clear. Ito kasi smoke to eh, medyo dark. Sana napupunan nyo ba itong si logo ni Transformers? Gusto ko kasi makita ito ng malinaw para yung mga nagmamaliit saka mga nanlalait kay Rusi matauhan gawa nitong pag ito naging robot ayari sila. Joke lang mga pare, mga idol. Bali kasi ito itong main reason ko, itong apat na butas. Ito kasi yung original na butas ni Suwak kay RFI. Kasi nga nun, wala pa akong bracket na ginamit. Diniretso ko lang dun sa pinakabutas ng kabitan ng windshield ni RFI. Kaya naano ko, parang pinamaganda tignan yung maraming butas. Saka medyo nagkakaroon na siya ng parang crack. Hindi lang kita sa camera. Ito katulad dito. Crack na siya. At kaya nag-decide na tayo na palitan na isa pa. Yung aking kasamaan sa trabaho inaawitan maigi tong ating windshield. Kaya ito, bibigay ko na sa kanya to pagka napalitan na. Then kagaya nga ng sabi ko, ito kasi itong ating cellphone, di ba't merong front and back camera yan. Ito, kaya yan ang ginagamit kong camera pag tayo nagbibideo ng sa biyahe. Isa pa nga, medyo may mga mancha na itong si ating windshield, kaya palitan na natin. Ito, papakita ko sa inyo yung pinaka front view ng ating camera pag ito ang gamit na kabitan ng cellphone holder. Yan, bali vertical ang camera natin kasi wala tayong ito na yung mismong setup niya. Pag inihiga natin, hindi pwede, hindi ang kita yung pinakakabitan. Kaya okay na rin to, patayo na lang ang camera. Ito ang mapansin nyo, itong white na to, ito yung mancha ng windshield eh. Kaya, total, nagmura naman bigla, kaya ano na tayo, umorder na tayo. Then sa front camera ito, ayan, bali, ang ganda rin ng eksakto tayo sa pwesto ng front camera. Kaya pag halimbawang may tumatawag na importante, nasasagot natin, naka-video call pa. Kaya okay itong ganito may cellphone sa harapan. Then ito mga boss, ginawa natin na paraan na medyo magmukhang pa tayo itong si windshield. Kasi dati naka-slant to eh. Yung medyo pahiga siyang ganon. Pwede pa naman, i-adjust pa naman to. Wala na. Bali, ginawa nga natin ang paraan na katayo para yung hangin hindi naman tumatama sa dibdib o bandang mukha natin. Kaya maganda na rin itong gantong forma. Ito, bali ang ginawa ko dito, naglagay tayo ng parang stopper ng kalso. Ito, itong mahabang to. Bali, singit siya dito sa bag. Hindi natin pinapalapot itong windshield mismo sa bracket. Kaya yan, dinugtungan natin. Ito yung rubber hose ng fuel.
Eh, na kasi nga nagpalit na tayo noon, pinalitan na natin kasi nga nagkaroon ng damage ito, nabutas yun eh. Ayan. Sa one time, nagmumotor ako eh. Nagtataka ako bakit ang bilis maubos ng gas ko at nangangamoy gas. Ayun, nakita ko sumisirit pala. Ito yun eh. Naiipit siya dun sa ilalim ng upuan. Buti na lang, nagawa ni Rosie. Kaya okay na. Ginamit ko na lang ito bilang pang ano rito, stopper. Tapos yung sa pinakababa, inalis ko na yung pinaka-stopper niya para nga sumagad siya ng konti dito at medyo patayo na ang kanyang forma. Ayan. Nahiya naman ako kasi kay NMAX kaya tinakpan ko na lang ng sticker na safe ito. Eh, di bale, next time nakakita ko ng sticker ng BMAX, model na rin ako, yun ang ilalagay natin dito. Hintay ko na lang yung dating nung magdi-deliver ng windshield para may pakita sa inyo yung pagkakabit. Pero madali naman yung kabit yan, gawa nang ito naman sakto na yung butas dahil nga dun sa bracket na ginamit natin. Yung bracket niya pang NMAX lens, sharp ata ang tatak, makikita niyo dun sa online na Shopee at Lazada. Bali, search niyo lang yung pang bracket para 325 lang siya. Kaya mamaya pagdating, samahan nyo ako at sabi-sabi natin ilagay. Nga pala mga idol, ito, nakabili ako ng sticker sa amin sa bayan. 3 for 100, medyo nakursunadahan natin yung mga design nila eh. Ito naka, bali silver siya. Ito ipapalit natin dun sa safe na una ko nag-sticker ito. Dito sa bagong darating na windshield, ito ilalagay natin. Tapos pinag-iisipan ko ito, ilalagay ba natin itong fake Rosie. Tapos dito sa sticker na to, sa abs, ilalagay ko naman itong One Garage. Ayan. Takot ka? Kaparating na to, si Ninja Man. Na. Ah, pare, kaway muna. Live tayo sa Sieng-eng. Buti na deliver ng mas maga, no? Kuha ng ECQ na bukas eh, isang linggo. Ano? So, shoutout po sa Ninja Ban ng dito sa amin, Santa Cruz. At very accurate po sila sa pag-deliver ng items. Okay, unahin natin buksan itong bali tatlong items yung in-order ko eh. Sahay-sahay natin. Unahin natin ito. Bali, ito yung sticker ng BMAX. Kaya, yung maganda lalagyan nyo. Parang leche plan. Naman tayo. Pag-glitter yung pagka-silver nito. Wala kasing mabibilan nito sa ano eh, sa mga pwesto. Talagang sa online mo lang makikita. Yan ang nakagandahan sa online, kumpleto sila. Yun nga lang, kailangan mo lang magtiwala kasi hindi mo alam kung tama ba i-deliver sa'yo. Pero ito, okay siya. Ganda ang quality. Ito siya balak ilagay dito sa tagiliran para naman hindi failed ang kanyang itsura. Yun nga lang, medyo parang hindi siya lalapat kasi naka-curve siya eh. Kaya hahanap natin ang pwesto na flat. Saglit lang ha. Dapat ang plano ko ay dito. Ayan. Ang problema naman, yun nga, naka-curve siya eh. Oh. Mukhang matigas tong emblem na to eh. Kaya baka hindi siya kumapit. Kaya dito na lang sa taglira. Pakit na natin. Sana'y lumapat naman ng maayos. Kapit naman siya. Hindi siya basta matatanggal.
okay naman ang dikit niya, makapit, kaya lang nga yung nasabi ko, medyo angat itong isang sa baba ng letter B. Kahit itaas eh, pero okay na to. Hindi naman siguro ito basta-basta matatanggal. Ayun, kabila naman. Ito, mukhang mas okay ang lapat nitong sa left side. Baka mali lang ako ng dikit sa kabila. May identification na ang ating RFI. So, buksan naman, buksan natin. Ano ba ito? Oh, brick ko pala. Dito kasali. Okay guys, ito na yung huling items. Ito na yung NMAX na windshield. Yung transparent na in-order natin. Buksan lang ha, saglit lang. Tiwala na ako sa, ano, sa Lazada o Shopee, lalo sa Ninja Band yung nagdadala. Kasi talagang nakilala ko na yung taga-deliver. Magka-text kami pag halimbawa ang binadali siyang item. Naabisuhan ko siya kung nasa bahay pa ako o wala. Kasi minsan ang ginagawa ko, pinupuntahan ko na lang sa warehouse nila. Doon ko na lang pinipick up. Hinahabilin na lang niya sa guard. Kaya madali ang ano, hindi mawawala ang aming item. Doble-doble ang balot. Ah, nako. Yun. Ang tatak niya ay CZR Racing. So, hindi tayo mga ngarera. Napakan natin. Ito na yung box. Ah, mukhang maganda naman ang packaging niya. Kaya lang parang mali. Sul ata ang binala. Aba, asul. Ah, hindi. Ala ko, asul. Ang asul pala, yung plastic lang niya. Para pinaka-cellophane. Yung protection na binalot sa kanya, yung palang asul. So, pareho lang po. Ito mismo. Atin na natin itong aking dati. Ayan. Pareho lang po sila. Ayan. Kaya, talagang gusto ko lang paltanda itong mga butas na to. Ayan. Para naman malinis-linis sa tignan, di ba? Sige guys, tara. Wait lang ha, set up ko lang muna. Yan, okay mga ka-Rosie, natanggal na natin ito. Bali, papaliwanag ko lang yung kung paano natin ito sinet up dun sa pinaliwanag nga na parang mayroong stopper na yung kanyang rubber hose saka yung ano po, yung Allen bolt na tornilyo. Yung pong malaking bagay, ito po. Siguro po nasa ang haba nito. Siguro ang haba po nito, itong ginamit ko ay mga 5 inches to. Yung dalawang to. So, papakita ko po sa inyo yung itsura nung Shark King po pala na bracket ng NMAX. Ito po yung kanyang brand, Shark King. Ito po yun, nasaglit, tatanggalin ko lang si Ivy.
Bali, ito. Ito nga po yung rubber hose. Ayan. Siguro ang haba nito, kundi ako nagkakamali, mga 3 inches siguro po. Ayan, mga 3 inches. Na napaka-importante po niyan. Hindi po pwedeng wala nito. Dalawang hose. Kasi dyan po sunusuot yung ating tornilyo, yung Allen bolt na mahaba. Tapos dito po sa baba, ito. Ingat, tinabasan ko na pa, maiksi lang. Okay lang po yung ganyang, ano, ganyang kaiksi lang ang ilalagay po natin. Basta wag lang pong tatama dito sa kanyang pinakabakal, yung windshield, na magkabila po nilagyan. Ito po ang tornilyo niya. Ito, itong dalawang maliit na to. Ayun siya, nilagyan ko lang po ng parang cup na maliit. Ito po. Para protection din naman po. Saka pambara sa butas kasi lulusot yung ating mga tornilyo pag wala pong harang. Ayan. Siguro po maganda, papakita ko sa inyo yung itsura nito. Yung na-order ko sa Lazada para kahit paano may paliwanag ko kung paano pa siya nagkasya. May paliwanag ko na po yan, ulitin ko lang para doon naman sa mga hindi pa nakakapanood ng unang video yung ginawa ko. Diba, saglit lang. Yan, ito po siya. Bali, saan ba to? Lazada po yan. Lazada, yan. Ayan po, bali ano siya? Anim na pirasong bakal. Ito po. Yan. Ito, malapit-lapit. Papaliwanag ko lang po. Din po dito yung ano, pinaayos ko. Bali, dinugsungan nga po ng kapirasong flat bar. Ito, ito po. Itong bakal na to. Ayan, kasi itong apat na butas na to, ito po yan eh. Ayan, ito. Ayan, sa kata sa baba. Ayan, ginawa po natin. Ito po yan. Yun. May kadugsong po. Ayan, nagpa-welding po tayo ng kapirasong flat bar para po sumuwak nga po sa butas ni RFI. Bale, ito po yun para mas malinaw. Ano po? Ito, itong part na to. Yan, yan po ang dudugsungan. Yan po ang wewendingan ng kapirasong flat bar. Para sumuwak nga po yung dalawang butas na yun sa RFI. Nga po, itong dalawang to, itong bakal, lalagyan ng side mirror. Ito po yan. Yan. Ito. Yun. Magkabila po. Tapos, ito pong pangalawang bakal, ito po yan, sa tabi. Yung pinaglalagyan ko po ng handle ng cellphone. Ito po. Ito po yan, dalawang mahaba. Yung kabila. Ito po yun. Oops, wala. Yun, ito yun. Tapos, ito pong nasa gitna, ito. Ito naman po yun, itong bakal na to. Yan. Bali, adjustable po siya pag naglagay po tayo ng windshield dito, pwedeng ibaba, pwedeng itaas. Ayan, dito lang po ang ipihitin itong maliit na bolt na to. Ayan, adjust, para adjustable po. Sige guys, hindi ko na patatagalin at gusto ko na rin ikabit at natatapos na tayo. Sige, saglit lang ha, kakabit na natin. At ano, sukat na natin to. Bagong bago. Sige muna natin na, baka naman may gas-gas. Ayos. Ang kinis. May hiya tuloy akong hawakan at baka magasgas. Ayan, ito. Hindi na tayo bubutas. Talaga ito na mismo yung butas niya. Wait lang. Okay, mga ka-RFI, naikabit na natin. Although medyo mayroon pa akong konting bubuting tingin, pero ito na yon, ito na mismo yung kanyang setup. Yan. Pero mga advice ko lang mga ka-Rusi, pasalamat tayo sa NMAX. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala tayong magagamit na mga accessories na ganito, mga parts na
sukat para kay Arepay kasi alam naman natin talaga mahirap makakuha yung ibang ibang klaseng brand para dito kay Arepay. Talagang si Nmax lang ang ano, ang meron. Kaya shout out kay Nmax sa Yamaha. Malaking tulong ito sa atin. Kaya tayo, huwag tayong ano, tayong makikompete sa ano, siyempre, aminin natin ha, ibang level yung sila. Siyempre, ano lang tayo, humble lang. Mas maganda yung ano nga, yung papakumbaba lang, diba? Sabi nga sa Bible eh, ang nagpapakababa ay tinataas at ang nagmamataas ay binababa, diba? Kaya, doon lang tayo. Basta pasalamat na lang kay Nmax talaga. At marami tayong napakinabangan sa kanilang mga parts and accessories. Then, ito na yung favorite part ko. Maglagay ng sticker. Ito. Yes. Ayusin natin. Lagay tayong sticker sa windshield niya. Ito po ilalagay yung sticker. Hindi po sa, ano, sana masamay niyo ba kung bakit ko tinakpan. Siyempre po, ayoko ma-confusion tao. Kasi nga naman, hindi naman talaga Nmax tong motor natin. Ito ay Vmax. Kaya, hindi sa dahil sa tinakpan ko, eh, para bang kinakahiya ko. Ay, di, proud nga ako kung magkaka-Nmax ako eh. Pero ibang klase yung Nmax, yan ang talaga namang quality motor. Kaya lang, gusto ko lang siyempre yung identification, huwag makumpuse ang tao. Kaya lang natin tatakpan. Kagaya ng sabi ko, ito, ito yung ilalagay natin. Yung safe. Ilalagay. Intro lang natin. Medyo... Tanggalin natin yung protection na plastic. Ito. Yan, malinis siya. Tignan ngayon. Yan. Okay, ayun, bago siguro tumilim. Ito, natapos tayo. Medyo nahirapan akong magkabit. Pero ito, satisfied naman tayo. Okay po ang kanyang quality. Kaya, salamat po ako. Siya nga po pala, bago po tayo magpaalam, shoutout muna kay ano, FPJ Guillermo ng Marilao, Bulacan. Kay Antonio Ong. Kay PJ Unique. Dad's Cabin. Mami Meran. Sean Michael Perfection. Hi. At ano, si Master Dudju. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong tulong. At ako po. Wait lang. Ayan, si Bunso. At makulit po talaga yan. Kaya ano po, ulit ko sa salamat po ulit sa inyong suporta. Ito po, ginaganahan po tayo mag-upload ng mga video dahil nakikita ko nga po nagkakaroon ng interest yung ilan nating mga taga-subaybay. Ay, yun naman po ang ano natin, intention natin, ang pakay natin na hindi lang po sa dumami ang subscriber kundi makatulong po dun sa ating mga riders na naghahanap din ng mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya muli po, hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At like, share, and subscribe pa rin po sa ating channel. Maraming salamat po ulit.